provision, the last card para iwas kulong. So ito ang last card na isang suspect para makaiwas sa kulong. So paano ba ito umiikot or paano ba ito makukuha or paano ba ito maaabil? At sinong-sinong tao ang mga kailangan nyo para makakuha nitong provision? Kung ang isang nating mga relatives at kung kayo, pero kung tayo ay naiipit na sa kaguluhan na dispute na hindi natin malagpasan kasi nga sa kadaming kadahilanan. Ito ang last card para hindi makulong. So, tandaan po natin, limitado lamang ang oras nito at limitado lamang ang panahon. So, kaya dapat agapan at huwag pakawalan itong pribilehiyong ito na binibigay ng korte. So sa mga taong nagkasala na napatunayan o tinatanggap yung parusa sa kanilang kasalanan. So let's define. So ayan, may definition dyan. Ang sabi dyan is provision is a noun. O sa mga grammar or sa mga English nating mga kapatid na meticuloso sa grammar or sa verbs agreement or kung anumang words din yan. So, noun po yan. Hindi siya kinakain. Okay? So, provision. And my onward explanation, for short, ito ay binibigay sa mga PDL or sa mga suspect na nagkasala na mayroong parusang prison correctional or may ang haba ng parusa ay hindi lalagpas ng 6 years. So sakto 6 years pababa. So kasi dapat ito ang hahabulin ng isang akusado lalong-lalo na kung kanyang mabigat ang kanyang kasalanan. So dapat bargain or sikaping makuha kung paano makukuha ang ganitong sintensya. Kung sakali man na talagang naiipit na sa kaso. So, hindi nyo pakatapusan. Last card lang. Okay? So, iyon sa definition, so for clarification, check your Google. At may qualification ito. So hanapin nyo na lang dyan sa ating mga video ang qualification nito. At yung another question dito is, so bago ang lahat guys, bago ko sagutin ang lahat, ini-invite kang i-click ang subscribe in mag-join ka sa aking channel kung mayroon ka pang ibang katanungan or in short for legal assistance or case consultation bago ka lumapit sa abogado. Kasi kung lalapit ka agad sa abogado, mamatik yan. So, yayain ka agad yung magkape sa Starbucks. At acceptance fee pa lang, hindi siya mahal. Napakamahal. Eh? So kaya magtanong muna sa mga mapagkakatiwala ang tao sa medyo nakakaintindi na cycle ng kaso bago kayo magbayad ng limpak-limpak na salapi. Pero never mind kung ikaw ay too much money naman. So you disregards mo na lang itong aking video. Kasi too much money ka. Ito ay pang mahirap na channel. So yun. So sino bang mga tao ang kailanganin natin, kailanganin nyo para makuha itong ganitong pribilehiyo. So unang-una, para makuha, agapan siya, kausapin, makipag-bargain sa fiscal. So, si fiscal naman ang magiging access sa judge. So, or mag-mitigating circumstances ka. So ang isa ditong common yung pag-a-admit ng kasalanan para mabawasan yung
yung sentensya. Hindi yung kasalanan, yung sentensya. At para mahabol mo itong probation. Kasi kung papabayaan mo lang yung kaso, for example, ay naka-bail ka, tapos aantayin mo yung final judgment, so baka hindi mo makuha yung privilege ng probation at makulong ka later on. So tandaan po natin, hindi po nagtatapos sa bail ang kaso. Kapag naka-under bail is tuloy ang hearing hanggang sa matapos yan. At kung maibigay sa inyo yung minimum or maximum na parusa sa kasalanan yung nagawa, baka hindi umabot sa probation. Kaya for sure na makukuha, makipag-arrange sa fiscal. So si fiscal yung magiging access pa para sa judge, para masabi sa judge na baka pwede naman na bigyan natin tong suspect na to or ng PDL na to na prison correctional at para makapag-apply sa probation. So, last na tanong na lang, kailan ba ito ina-apply? So, kapag nakuha nyo na yan, automatic. So, kung may recommendation naman ng korte, so upon ora mismo, kapag na gawa na yung final order, so ASAP yan. 15 days lang po ang allowance niyan para mag-apply ka ng probation. Pag naglapse yun, wala na. Kulong pa rin. So, kaya kailangan hindi pabayaan. So, as well, yung 15 days din pag hindi ka na nag-up kasi pag mag-a-appeal ka, 15 days lang din ang allowance. So, parang pareho lang nun. Kaya kung may plano or planuhin para iwas kulong, kunin yung last card at gamitin. So, hindi ka makukulong. Yun nga lang, may certain time ka na sinasabi niya na behavioral observation sa isang PDL, sa isang suspect. Yun yung probation. Okay, so I think natuto kayo at meron kayong konting nalaman regarding sa probation at alam nyo na kung paano nyo makukuha. So maraming salamat. At for more legal assistance or case consultation, so please mag-join kayo sa ating membership at i-PM nyo ako para sa online consultation natin. So maraming salamat and muli, nagsasabi, no, ako nga pala ang inyong online criminologist. Polisya ko. Thank you for watching. At see you again by next video.